yung immerse mo muna yung sarili mo sa palengke, di ba? Kasi iba, nagbibigasan, di pa napunta sa palengke. Hindi alam kung paano sumuot sa palengke. Diba? Tapos hindi niya alam, basa-basa sa palengke. Madidiri siya, di ba? Yun. Tapos medyo pawis-pawis sa palengke. Tapos ayaw na pinapawisan siya. Okay, so Jillibers, nandito tayo kay Kuya Henry. As requested, binalikan natin para itanong magkano ba ang puhunan sa mga gustong mag-start ng kanilang bigasan business sa palengke. At pangalawa, so paano ba yung maging matatago paglaban sa mga competition? Di ba? May mga bigasan dito. Dami. Tanong natin. Let's go, let's go. Kuya Henry, na-miss ka namin. Bati ka muna sa kanila. Magsaing muna tayo. Nagsasign ka dito? Oo. Oh, ano. Para uwi kami, may kanin na. Oo, pagdalawa. Bati ka muna. Hello po. Yan. Henry, tulungan natin yung ating mga followers. No? Gusto talaga nila na magkaroon din ng bigasan sa palengke. So, unang tanong, yan. How to be you. De, unang tanong, magkano ba yung puhunan? Yung magsisimula ka pa lang talaga. Hindi pa siya madami inventory. Parang they just want to start. Nung una po kasi, unang vlog din natin ganun, di ba? Nasa 100. 100K. Oo, pero medyo mabababa pa nun yung bigas. Pero ngayon po kasi, medyo mataas. Pero okay din naman yung 100K. Makapagsimula. Makapagsimula lang. Makapag-establish ka lang naman. Makakayanin naman yun. Kaya lang, ano lang yun yung 100K. Labas lahat doon, pang bigas lang. So, pero kung tsatsagayin mo, halimbawa ako may 100K ako, kuya. Kung tsatsagayin ko, makasubay na. Oo. Kasi si Kuya Henry nga, kinaya niya, ano ba? Dinaanan niya pa yung pandemic, eh. Matatag. Okay, so 100K, pwede na po kayo sa bigasan sa palengke. Pero hindi ka masyadong madaming inventory noon, no? So, kumbaga, plain, kumbaga sa lugaw, plain na plain, no? Ayan. Isa pa lang yung kaya pagsama. Pangalawang tanong, Kuya Henry. Yan. So, paano ba makahanap ng dependable na supplier ng bigas? Eh, yung sa ano po na yun, yung tulad din nung sinabi natin nung una na kung wala kayong talagang kakilala na magsusupply, kung pwede kayong yung makihit-hit muna kayo. Hihits ka muna dun sa mga kakilala mo dito sa palengke, gano'n. O kaya naman, bago ka mag-start, maghanap ka o kaya naman mag-standby-tambay ka muna sa palengke para may makikita ka naman na magdi-deliver. Alam mo yung discarding ano lang, discarding Marino lang. Ang ganda nung ano no, two ways para makahanap ka ng supplier. Yung immerse mo muna 'yung sarili mo sa palengke, di ba? Kasi iba nagbibigasan, di pa napunta sa palengke. Hindi alam kung paano sumuot sa palengke. Di ba? Tapos hindi niya alam, basa-basa sa palengke, madidiri siya, di ba? Yun. Tapos medyo pawis-pawis sa palengke. Ayaw na pinapawisan siya. Ayun ay sinasabi ko sa mga negosyante, kung gusto mo magbigasan, abay, araw-araw, magpunta ka sa palengke, mag-stay ka kahit 2 hours. Para ma-feel mo. Makikita mo yun. Para ngayon, na-feel ko yung medyo pawis, no, kuya? Naman. Tapos may lumilipad na mga something na pag dumapo sa'yo, medyo makati. Okay, so yun, immerse mo yung sarili mo, tapos kwentuhan, no, malalaman mo, ay, ito yung supplier. Pero pinakagusto ko yung sinabi muna ni Kuya Henry, makisama ka, makihit ka muna. Halimbawa, sa mga nagtitinda. Oo, so yung merong malaki dito na bigasan, kumukuha siya, makiusap ka muna. Pumapayag naman sila, no? Papayag naman yun. Papayag naman. Kasi sa pag ayaw nilang pumayag, that's the time na kailangan mong kumilos para sa sarili mo. Ayun, no? So yun, para makakuha ka ng supplier, okay? Now, tanungin naman natin si Kuya Henry. Kuya Henry, paano ba yung competition sa palengke sa bigas? Kasi nakita ko mula kanina, naka-isang ganito na akong bigas eh. Ibig sabihin maraming bigas, ang paano yung competition? Sa competition kasi, depende lang din yan sa ano eh. Ako kasi, kung makikipag-compete ka, tapos may unbetal doon, pikon ka, walang mangyayari sa'yo. Ngayon, kung makikipag-compete ka, dapat ang kakompetensya mo, sarili mo, hindi ibang tao. Ibig ko sabihin, yung halimbawa, ay, maraming bumibili sa kanila, wala bumibili sa akin.
relax. Oo. Hayaan mo lang sila, di ba? Palapasin mo lang. Oo, may darating naman sa'yo, hindi naman araw-araw, Pasko sa kanila, hindi naman araw-araw, Pasko mahal sa'yo. Na araw sa'yo. Oo, diba? Okay, yun yung tama. Yung ganun, tapos alaga lang sa mga okay. Suke. So, ibig sabihin po ay, pag-antay mo yung pagtungo mo pa sa sarili mo, ano? Wag yung pagiging mabili ng kapwa mo yung tingnan mo. Tingnan mo yung kung araw-araw tinitingnan mo. Kung paano mong mapapabili yung pwesto mo, yung tindahan mo, yung sarili mo, kung paano mo gaan. Hindi yung dun lagi nakatingin doon sa dito. Kasi yung paninda mo, baka mamaya makalat, di ba? May mga ganun. Pero yung saka yung pagkaganun kasi, yung halimbawa sa mga customer, makikita mo yan eh, lalo na pagka ang customer mo, ay alam ni Ma'am Gigi, lagi siyang punta ito, ang customer ko lagi matanda. Madala ako mga customer ko mga ano, kasi mas pakisamaan mo yung mga matatanda. Nababaita kasi sila sa'yo. Saka po may ano yun, yung mga matatanda, yung patriotism talaga. Uh-oh. Yung sa bata, wala, mahirap yun eh. Pagka bumili ngayon yung bata, pagka nadaan sa kabila doon yun, pag matanda yung inalagaan mo, sarado ka, hindi bibili ng bigas sa iba yan. Hihintayin ka, pagdating mo, papagalitan ka, ba't ka sarado, wala kaming bigas. Ibig sabihin yung loyalty na kukuha sa mga may edad, no? Oo, ma'am. O pareho tayo, kasi yung followers ko din may mga edad, mga Gen X, no? So, dito talaga. Parang nanay ko, dun lang siya nagpapagrocery kay nanay. Wala na sila ngayon. Iba na nga, no? Iba na. But anyway, thank you so much, Kuya Henry. So, sa lahat ng mga may nagpaplanong magkaroon ng bigasan. Yun po. Yan, panoorin niyo yung buong vlog. Makatulong. Si Kuya Henry, kahit kailan natin puntahan yan, ready siyang tumulong para sa atin lahat. Kasi, yan din ang simula niya, no? Konting background nga, Kuya Henry, di ba? Dati kang OFW. Oo, dating OFW. Tapos umiiyak si Ma'am Gigi nung pag nagkukwento. Yun lang. So, ngayon, imagine mo, sabi niya, di na ako alis ng Pilipinas. So, ito na. Oo. Na-establish mo na yung sarili. Established naman na. Oo. May kliyente ka na, no? Meron na. Oo. Naghahanap naman pag asarado ka. Oh. Hahanapin ka na. Thank you so much, Kuya Henry. God bless sa iyong store. Let's go! Thank you po.